Hey guys, amazing morning and welcome back sa ating channel. So my name is Rono Mino. I'm an online entrepreneur and I'm online marketer and nagtuturo ko no sa mga aspiring entrepreneurs din at sa mga existing entrepreneurs na no paano nila ma-maximize yung online. Ayan, and basically, nagtuturo ko ng mga online marketing strategies. Okay? And right now, ang gusto kong i-share sa inyo yung hot and powerful tool right now no na sobrang in na in and talagang hot topic itong AI. Okay, so ano ba tong AI na to no? So yung AI simply means it's an artificial intelligence. Okay, so basically nagagamit naman natin to before no, pero ngayon umuusbong na yung AI industry no o yung AI na mga applications na pwede nating magamit. And yung AI or yung tool na pag-uusapan natin ngayon is si ChatGPT. So what is ChatGPT nga ba at paano nating magagamit or mamamaximize si ChatGPT? Si ChatGPT is a natural language processing tool driven by AI technology that allows you to have human-like conversations and much more with the chatbot. Okay, so si ChatGPT from the word itself is chat. Okay, so pwede kang makipag-chat sa kanya, meron tayong i-access na website mamaya, and pwede kang mag-prompt sa kanya, pwede kang magtanong sa kanya, and pwede kang humingi ng mga ideas sa kanya. Okay, ang maganda dito, pwede kanyang bigyan ng mga emails, pwede siyang mag-compose ng emails for you, so meron lang tayong prompt na sasabihin sa kanya. Essays din, code, actually pati mga mathematical calculation, kaya niya din gawin, no? Like formula. Yan, so kasi na-try ko na siya, and ginagamit ko din to for my content, sa mga page posts ko, ano yung mga topics na pwede kong i-share yan if naubusan na ako ng ideas. So very helpful no si ChatGPT kapag nagke-create ka ng mga contents, pwede din siya sa mga copywriting, ganyan. So mamaya no, pwede tayo magbigay ng example paano natin siya gagamitin. So how does ChatGPT work? Para lang siyang si Siri, 'di ba? Alam niyo ba si Siri, 'di ba? Meron kang pinaprompt sa kanya, utusan mo siya tapos gagawin niya 'yung sinabi mo. And right now, maganda 'yung si ChatGPT kasi free siya. Pero meron din siyang paid subscription na pwede kayong magbayad kasi kapag mataas 'yung traffic no or 'yung madaming pasok ng traffic dito kay ChatGPT website, eh hindi siya naglo-load agad. Okay, so minsan down yung website nila kasi sobrang daming gumagamit eh. More than 100 million of users na yung gumagamit ng ChatGPT. And by the way, no, yung headquarters nila, produce siya and ginawa siya ng isang research laboratory which is si OpenAI. Okay, and yung headquarters Pioneer Building nila is naka-base right now sa San Francisco. And para mas maintindihan natin, no, ano ba yung ginagawa ng ChatGPT? Ito yung parang pinaka-prompt page niya, no? Then meron siya dito mga examples, capabilities, and limitations. So disclaimer lang, no? Sabi naman niya dito na may occasionally generate incorrect information. Okay, so sabi niya din dito sa baba, may produce inaccurate information about people, places, or facts. So dito tayo sa send message, no, maglalagay ko ano yung gusto nating ipaprom sa kanya. So sobrang dali lang talaga nitong gamitin, no, and maganda, ma-maximize natin to, lalo na if you're an online marketer or gumagawa ka ng mga contents. Okay, so para mas maintindihan natin, bigyan ko kayo ng napakagandang analogy. Kilala niyo ba si Iron Man? Ayan, di ba si Iron Man? Meron siyang personal assistant, di ba? Si Jarvis. Di ba si Jarvis, AI siya, artificial intelligence. So, way back before pa, no? Meron na talagang mga AI na nag-exist, no? And right now, mas umuusbong lang talaga siya ngayon. Okay, di ba si Jarvis, utusan niya lang, makukuha niya na yung kanyang suit, di ba? Yung kanyang Iron Man na susuotin, di ba? Utusan niya lang, pupunta sa kanya. And then, kapag meron kang gustong ipagawa kay Jarvis, ginagawa niya din. Diba? Sasabihin lang ni Iron Man sa kanya. So, si ChatGPT, parang ganun din. Yun nga lang, kay ChatGPT is hindi siya makakapag-generate pa ng mga images, like videos, yan, mga pictures, okay? And merong other AI na pwedeng gumawa nun. Okay, so ngayon, pag-usapan natin, dapat ba tayo mabahala? Ngayon na umuusbong na yung mga AI, artificial intelligence, ChatGPT, tapos pwede ka pang, may mga AI tools din na pwede kang gumamit ng images, i-prompt mo lang, gagawa na ng image for you, kahit nga videos, yan. Actually, sa susunod, mga graphics naman. Dapat ba tayo mabahala na meron ng mga gantong klaseng tools? Well, for me, for my opinion,
hindi ka dapat mabahala or hindi ka dapat matakot, no? Kasi pwedeng ibang sinasabi, may mga news na mapapalitan na tayo ng mga robot, mapapalitan na tayo ng mga AI. Which is, okay, hindi imposible na yung mga work natin ngayon is pwedeng mapalitan with the robots. Okay? Kasi nga, lumalabas na tong gantong klaseng mga AI. Okay? But if like you're a content creator, ganyan, may mga copywriter ka, graphic artist ka, ganyan, pwede mong magamit itong tools na to. Diba? Para mas mahasa pa yung inyong ability, para mas maging premium yung bayad sa'yo. So, pwede kang gumamit ng mga tools na to. At mas magiging powerful yung ginagawa mo or yung skills mo, no? Kapag ka gumamit ka ng gantong mga klaseng tools. Okay? Kasi nga, pwede mo i-combine eh, yung existing skills mo right now with the tools na meron tayo ngayon, which is yung AI. And ngayon kasi is nasa information age na tayo, 'di ba? Uso na ngayon yung e-commerce, social media networks, no? Lahat na halos nasa online eh, 'di ba? Nasa online world na kasi talaga tayo and kailangan natin mag-adapt with the changes. Okay? And ngayon, umuusbong na yung AI, kailangan natin makipagsabayan. Kailangan natin matuto ng mga gantong klaseng tools. Okay? But hindi ko sinasabi sa inyo na mag-fully depend kayo with the AI tools alone kasi kailangan alam mo pa din yung basic. Kasi tina mo ah, if tatanggalin lahat ng mga tools na to, kaya mo bang gumawa ng content with your own? Kaya mo bang gumawa ng mga images or mga graphic design with your own? Diba? So, ibig sabihin, this AI is just a tool, okay, na mas ma-enhance pa yung meron kang existing skills right now. Pero, huwag ka masyadong super dependent, no, with this kind of tools. Okay? Ang maganda lang dito kasi with the tools, syempre, mas ma-maximize mo yung time mo, mas ma-lessen na yung pag-iisip, di ba? Kasi pwede ka nang tulungan ng mga gantong klaseng tools kasi po prompt mo lang, eh, meron na siya mabibigay sa'yo kagad na info. Okay? So, ngayon, punta na natin si ChatGPT. Actually, pwede mo itong i-type no, in your browser si chat.openai.com or simply search mo lang kay Google ChatGPT. Ayan, nandito tayo ngayon sa aking ChatGPT window at bibigyan ko kayo ng konting demo no, paano natin siya gagamitin. Or simply type mo lang dito kay Google ChatGPT. Okay? And then, click mo lang itong pinakauna. And under siya ni openai.com. Tapos, try ChatGPT. So, magkikreate ka lang dyan ng account, no? Kasi dyan yung masisave yung mga ipoprompt mo sa kanya. Yan. So, kapag kinlik mo yan, mapupunta ka dito. Yan, tulad nung nag-load kanina. Okay? So, dahil nag-load na yan, ito na yung gagamitin natin. Yan. So, sabi ko nga kanina, dito tayo sa send message magpuprompt. Okay? So, ito, ginagamit ko to sa mga pag meron akong gustong i-post, ganyan, nag-iisip ako ng mga pwede kong i-explain, pwede kong i-elaborate, or nahingi ako ng idea, ano yan, anong mga pwede kong ilagay with my content. Okay, so ngayon, pwede tayong humingi sa kanya ng gusto nating content for today. So, pwede natin sabihin na, give me 10 motivational quotes about business and not giving up. Make the quotes relatable. Yeah, so utusan natin siya and then let's see no ano yung mga ibibigay niya sa atin. Okay, click mo na yung enter. Tapos wait mo siyang mag-reply. Yan, oh, 'di ba? So magbibigay na siya sa iyo ng mga motivational quotes. Okay? Kung anong saan mo gusto about business or kung anong topic na pwede mong maisip. Yan, di ba? It's just a enter lang. Magbibigay na siya kagad sa'yo ng mga info. Yan. So, ang maganda dito, mayroong nagtanong, no? Tanong before. Pwede ba siya Tagalog? Yan. So, siguro pili tayo. Halimbawa to si number 6. Translate this in Filipino. Wait natin. Oh, 'di ba? Meron din siyang translation. Grabe, no? Grabe yung AI ngayon, no? Ang talino. Okay. So, ito dito sa kada isang parang chat, ayan yung pinaka prompt chat niya is
kung ano yung relatable na topic, dun ka lang iikot. Okay? For example, 10 motivational quotes about business and not giving up. Ibig sabihin, yung mga susunod mong sasabihin sa kanya na prompt, dapat related lang dito sa una mong ginawa. Okay? If meron kang naisip na another na gusto mong paggawa sa kanya, kailangan mong pindutin tong new chat dito sa gilid. Okay? For example, sabihin natin is, gusto mong magpatulong sa kanya sa email. So, sabihin mo lang, make a resignation email. Okay? Tapos, pwede mo din siyang utusan kung anong klase yung tone nung email mo. Okay? Make the email friendly. O, diba? Hindi ka na mag-iisip ng email, diba? Kapag gusto mo na mag-resign. Okay? Kasi pwede kang tulungan ni ChatGPT. So, hindi naman lahat. Pwede mong kopyahin, no? Pwede kang mag-get lang ng something. Tapos, pwede mong rephrase. Pwede mong dagdagan. Ayan. So, at least, diba? Yung ChatGPT gave you an idea, no? Paano mag-create ng something like this email. So, kung gumagawa ka din ng mga email contents, pwede ka din gumawa ng ganito. Next, pwede din siya sa mga codes. So, meron akong tinry dito. So, dahil nga code siya, make sure na bagong prompt na siya, no? Dapat sa new chat. So, ito kasi tinry ko na a while ago. So, sabi ko lang, what is the Python code to print hi, hello world? Ayan, o, diba? Nakapagbigay pa siya ng Python code sa atin. So, ganun siya katalino. Okay? So, eto, sobrang magagamit natin to. Yun nga lang, no? Nag-try na ako mag-ask kung makakapag-generate siya ng image, ganyan. Pero hindi eh. More on, ano lang talaga siya. Language. Ayan, no? More on chat, more on ganito, message, yung talagang mga text, yung kaya niyang sabihin sa atin. Next, pwede ka rin magtanong sa kanya ng tungkol sa mga mathematical formula. Ayan. So, gusto kong mangyari is, what is the value of x if I less the 5% from x? The result is 3,000. Okay? Ayan. So, meron na siyang binigay sa akin na formula. Ayan. So, therefore, the value of x that when reduced by 5% will result in 3,000 is approximately 3,157.89. So, ang gusto kasing mangyari, kapag nag-minus ako ng value of x, ang result na makukuha ko is 3,000. Okay? So, ano yung i-add up ko dun sa 3,000 para kapag nag-less ako ng 5%, ang equal pa rin is 3K. Ayan. So, kaya binigyan niya ako ng formula. O, diba? Ang galing. So, ganito ka-powerful itong ChatGPT na to. Okay? So, ngayon, maximize mo, no, if nag-iisip ka ng mga pwede mong topics, ganyan, or anong gusto mong i-post for the day, nagko-coding ka, gusto mo ng formula, okay, pwede din siya. Actually, pwede din siya sa mga ad copy, tapos ano yung gusto mong tone nung pagkakasabi, no, o yung pagkakakompose, pwede mo din sabihin sa kanya, like, pwedeng relatable, pwedeng emotional, pwedeng friendly, ganyan, and pwedeng straight to the point, ganun. So, actually, meron din akong tinanong sa kanya last time. You know, how will I convert PDF to PowerPoint file? Can you give website that offers the free convert from PDF to PowerPoint file? Ayan, so nagbigay siya sa akin, no. So, pwede mo na lang i-search agad ano, no, sa Google kung ano ba tong mga sinuggest niya. Tapos, nagreply ako, "Thank you so much." Ayan, 'di ba? Nagreply siya, "You're very welcome. I'm glad that I could assist you." Okay, so parang ano din siya, no, kay Google, 'di ba, magse-search ka ng gusto mong malaman. For example, ito, pwede ko naman search na PDF to PowerPoint file free convert, 'di ba? Pre-convert website, no. But dito kasi is magsa-suggest na siya agad-agad, no, ano ba yung mga parang naka-top rank or yung mga usual na ginagamit ng users. Tapos i-research mo na lang agad-agad kay Google. So, ayan yung pwede nating gamitin dito kay ChatGPT. Okay, so I hope, no, itong short video na to, guys, ay nakatulong. Maximize mo na, paglaruan mo na kung ano yung meron dito kay ChatGPT. Okay, and ma-explore mo talaga, no, and ayun, utusan mo siya, mag-prompt ka lang, ano yung mga gusto mong malaman, ano yung pwede niyang itulong sa'yo, no, when it comes sa pagkikreate mo or pagre-research mo ng something that will help you din sa business mo or meron kang gustong i-content, kanya. So, para makagkaroon ka ng idea. Okay? So, siguro sa mga next video, no, pwede ko kayong masturuan pa ano din yung mga ginagamit kong prompt
Ayan, when it comes to my online marketing and sa online business na ginagamit ko. Okay, salamat guys and see you sa ating next video. Bye-bye. God bless you all.